Habang pinipinta po namin yun, napapaluha na lang kami. Kahit hindi namin kamag-anak, hindi namin nakikita, hindi namin nakakasama araw-araw. Masakit para sa amin eh. Ito kasing ano po, Tenement Visual Artists. So isang collective na mga artists from different side of ano life. May mga basketballista, may mga artist, lahat-lahat po no. So nagkaroon kami ng commitment na magsama-sama, magplano kami na gagawa kami ng isang team ng mga artists dito sa Tenement. So nabuo po yung plan na yon. So hindi namin in-expect na tungkol kay Kobe yung isa sa pinaka main ano namin project. From that project nabuo yung Tenement Visual Artist. Super fan talaga ako ni Kobe kasi halos siya na yung Michael Jordan ng generation namin eh. Since sumasa sa NBA, halos siya na yung nasubaybayan ko na hanggang sa mga bago ngayon. Pag sinabi po kasi talagang Kobe, kahit nakataligod, nakatagilid, Kobe na po talaga. O kahit na nakapikit ka. Siyempre, alam naman po natin, basta pag Pilipino, number one po ang sport natin ay basketball. Yung impact ng pagkawala niya, saka namin na-realize yun nung habang ginagawa namin yung artwork, yung unang copy, nakikita namin yung sympathy at saka yung pag dadalamhati ng mga tao. So habang dumadami yung pupunta dito, doon namin na-realize, ito palang ginagawa natin, mahalagang mahalaga sa kanila. Yung image kasi na ginawa namin, napili namin, yung mag-ama na magkaharap, ito ngayon nasa likod. Pag magkasama talaga sila, hindi lang basketball, kundi pag-ibig na bilang ama at anak na babae, yung nakikita natin. At hindi sila naghiwalay from basketball, from being a father and daughter, hanggang sa kamatayan, naging magkasama sila. Yung ito pong paggawa namin sa court, tumatagal po ito ng 3 to 5 working days po. So, yung impact po sa amin na pagkawala ni Kobe noon, nadala sa emotional. So, naging masakit sa amin. So, ginawa po namin siya within 18 hours para ho maipatating namin sa buong mundo yung pagdadalamhati namin. Habang pinipinta po namin yun, napapaluha na lang kami. Kahit hindi namin kamag-anak, hindi namin nakikita, hindi namin nakakasama araw-araw. Masakit para sa amin eh. Yung design na ginawa po namin, recollection po ito. Parang nire-revive namin yung past experience sa unang Kobe. Kaya kung makita niyo yung unang yung design, merong reflection ng old na painting, while yung centerpiece naman, yun na yung bago ngayon. Sinamahan namin nung mga sketch type doon sa baba na masaya silang dalawa, just to reflect na bagaman nalulungkot, nagdadalamhati pa rin tayo, pero we are not in the morning time na. Kundi nire-reminisce natin yung masasayang pagkakataon. Pangalawa, yung Lakers na color, just to represent na ganun ka loyal si Kobe. Yung po, yung team na ito is from monochromatic grays to Laker colorful na ano na colors. Gusto namin iparating na patuloy na namin gagawin to kasi para kasi ma-inspire din yung tao. Si Kobe kasi siya yung tipo ng tao na na hindi sila sumusuko basta-basta. Gusto namin ipakita na sa tao na kahit umulan, bumagyo, gagawin namin to. So sana yun din yung maging tingin ng tao na kahit anong pagsubok na dumaan sa atin, dumaan yung pandemic, tuloy pa rin ang laban.